Naku po, may nangyari sa'yo, kuya. Bulldozer. Magandang grabe po ang asahan na po natin mga ganyan basura dito kasi syempre palengke po ito. Ang maganda lang po ano, kasi pinapanatili yung kalinisan, napapanatili po at saka syempre kapag ka ganito haasahan mo syempre yung maamoy na palengke, pero dito hindi po makakarabawan. Kapag na washing na po ito. Ingat lang kayo. Hello, o subscribe kayo rito. Yes, okay. Okay, peace. Magandang umaga po sa atin mga kababayan, nagbabalik po at Pinas Balita, Joms TV. Ngayong umaga po, halos 5 AM na po ng umaga. Ito po, papunta tayo ngayon sa May Divisoria. Titingnan lang po natin ang kalalagayan ha, ng Divisoria kapag mga ganitong oras. Ano po ba ang Divisoria? At syempre, alam naman po natin na busy season na. Actual po natin, titingnan ano. Mag-update lang po tayo sa Divisoria kung ano na po talaga ang kanyang kalalagayan ano? Para at least nakikita ng taong bayan ng Divisoria. Ngayon nandito tayo sa May Avenida na no? Santa Cruz. Malapit na po tayo, in just 10 minutes siguro nandito na tayo. Wala naman traffic kasi madaling araw pa lang naman. So yan, mga DPS agad oh. So, take note ano, mga kababayan. Alas 5 ng madaling araw, may mga naglilinis na po dito sa Manila. Talagang maaga pa lang ano. Nililinis na agad, grabe. Ang sipag ng mga ano natin, DPS natin. Ito, ano na po tayo dito? CM Recto, no, mga kababayan. So, ito na po yung kahabaan ng CM Recto. So, ayan na naman mga kababayan, nakikita po natin, no? DPS, ayan, umpisa na po sila sa paglilinis at ginagamitan nila ng mini bulldozer, ano? Ayan. So bagaman hindi maiwasan ng mga kababayan kasi syempre maraming nagtitinda ng mga gulay, mga karni, lahat po ngayong kapag madaling araw dito sa Divisoria. So ito po, ito yung nadatna natin pero ayan po, nililinis na po agad yan ng ating mga DPS. So ayan po sila kung makikita natin. Mamaya babalikan po natin yan. Ito po yung pinaka before niya, no? Bago po lumiwanag ang araw, babalikan po natin to at makikita po natin ang kaibahan ano, yung before and after. So sa ngayon nadaanan na po natin, kitang kita naman po natin ano, mga kababayan, na talagang grabe, umagang umaga pa lang. Siguro ang mga gising ng mga DPS natin ay siguro alas 4 or alas 3 mga ganun ng madaling araw kasi alas 5 parang kit niya yun pa lang mga alas 5 pa lang ng oras oh. 5:05 pa lang mga kababayan, no? 5:05. So kung makikita po natin sila, pawis na po agad. Kumbaga, matagaktak na po agad ng kanilang mga pawis, ano? So ayan, maganda po rito mga kababayan kasi syempre bukod sa mura ang bilihin, lalo't kung marami ang bibilihin mo, talagang mas makakatipid ka. Ayan, hanggang alas 5 lang kasi yan sila, ano, mga kababayan, yung mga binder. Hindi po kasi sila pwede maabutan dito na pagsikat ng araw. Kaya ayan, nagliligpit na po sila ang mga ganitong oras. Tapos, pinaka-best po niya mga kababayan kasi nga po, ayan, yung mga vendor natin na yan, sila mismo niniligpit nila yung mga kalat nila. Ayan, tinatambak na nila para pag ano ng mga DPS nakatambak na yung basura.
kababayan, ano, kung makikita po natin. Yan, mga DPS natin, no. Dito sa part na to, malinis na po mga kababayan. Ayan. Dito po sila nang umpisa, no. So, pagdating po ng madaling alas 6 ng umaga, wala na po dito yung mga vendor na yan. Kailangan na po nilang bumatche, ano. Kasi hanggang alas 5 lang po sila ng madaling araw. So, dito, ayan, malinis na po. Bati na mga kababayan, kung ikukumpara ko lang talaga, pag namamalingki ako rito ng madaling araw, dito, grabe, andugyot, ano, kasi basang-basa ito mga kababayan, kung dinadaanan natin, basang-basa na maputik. Grabe, nakakaano dumaan dito, lalo kapag nakaano ka lang, nakachunilas ka lang. Mangingitim yung paa mo rito. Ito, itong dinadaanan natin. Pero ngayon, no? Ayan, parang ganyan yung madadaanan mo noon. Pero ito, ayan, no? Nililinis po agad nila. Tapos, pagkatapos dyan mga babayan, maya-maya dyan, i-ano yan, i-washing yan. Maganda mga kababayan, lalo pa ngayon, ano, na birth season na, pero napapanatili pa rin yung kalinisan, kausan dito sa Divisoria. So yung mga vendor natin, makakapagpinda pa rin naman sila, pero siyempre hindi na sila pwedeng umabot sa pagsikat ng araw. O alas 5 lang sila ng madaling araw. So dito, itong part na to, medyo madumi pa, pero ayan mga kababayan, nakikita naman po natin, ano, naglilinis. So ayan, no, kaliwat kanan po yung mini bulldozer nila, no. Ayan, no, dito malinis na. Anong mga pe. So isang ikot pa tayo mga kababayan, ano, para makita po natin yung before and after. Ayan, mga kababayan, tulong-tulong po sila, pati yung mga vendor, ano, sila na po mismo yung naglilinis ng kanilang mga pinagka mga basura, or yung mga basura ng kanilang mga paninda. Tumutulong din sila, tinitipon nila. Tapos ayan naman yung mga DPS natin. So syempre, hindi po talaga sila mawawala pagdating sa paglilinis, ano, dito sa Metro Manila. Kahit saan po naku po, nangyari sa'yo kuya. So yan, bulldozer. Talagang grabe po ang asahan na po natin mga ganyan basura dito, kasi syempre palingki po ito. Ang maganda lang po, ano, kasi pinapanatili yung kalinisan. Kapag ka ganito, aasahan mo syempre yung maamoy na palengke. Pero dito hindi po mga kababayan, kapag na washing na po ito, kapag dumaan ka rito ng mga umaga, wala pong amoy na amoy palengke. Ayan, may kamakapulisan po tayo, no? Andyan po sila upang magpaalala, no, na hanggang dito na lang po ang inyong mga oras. Kailangan nyo lang mag-refill para lisanin ang dakong ito. Bagaman, ano, mga kababayan, pandemic ngayon, pero syempre, alam nyo po, kailangan po natin talagang kumilos. Kumilos para sa ating mga sarili, pamilya. Parang napakahirap po kasi ng buhay ngayon, ano. Kung makapansin po natin, maraming tao dito, pero syempre, hindi natin masisisi yung mga kababayan natin. Wala silang ibang napagkukunan ng kanilang mga pinansyal o gastusin sa pang-araw-araw. So kailangan po talaga nila maghanap buhay, kailangan po talaga nila kumilos. Kung ano man ang pinagkukunan nila ng pangkabuhayan, ano, tulad dito. So isa na po ito, itong Divisoria na to, nagtitinda sila.
para lang kumita. So yun po yun, hindi po tayo pwedeng ano kasi kung mananatili na lang tayo sa bahay at dahil takot tayo sa COVID, talagang tayo lang din yung mahihirapan, pamilya natin. Pero syempre, nandun pa rin yung pag-iingat natin ng mga kababayan. Labangan na pinayagan na tayo na makapaghanap buhay ng local at national government. Pero syempre, kailangan huwag natin walain sa isip natin. Nangyayari ngayon, mayroon pa rin COVID-19. Wala pang gamot sa COVID-19. Kaya syempre, bilang para sa atin mga sarili na rin yun. At kailangan mag-shield saka face mask. Yun, malaking tulong na yun para ilayo mo yung sarili mo sa kapahamakan at the same time nakatulong ka pa sa local government at national government sa pagsusuot lang ng face mask o kaya kung kayang-kaya naman, face shield.